Yo, what's up? What's up mga katupak? Ayan, isang magandang araw na naman sa inyo. Mga katupak, lagi nating tatandaan, walang pangit na sabungero. Lalo na kapag katupak ka. At kay mga babae dyan, swerte nyo. Kami na lang mga katupak, ang tunay, tapat, at wagas ang aming pag-ibig. yon, mga katupak, ayan, suportahan natin yung mother account ko. King Pak Official, ayan, yan yung mother account natin. At syempre, junior account, pangalawang channel natin, mga katupak channel. Okay? At sa mga gusto makapanood ng Laban ng Manok, yung mga video natin, mga bitaw, ayan, supportahan nyo yung King Pak page. Ayan, King Pak page, paki-like and paki-follow. Diyan tayo nag-upload ng bitaw at mga laban ng mga manok natin. Yon. Thank you. Ayan, maraming salamat sa mga tunay at mga solid na katupak natin dyan. Thank you sa inyo. At syempre, welcome. No? Welcome yung mga bago. Welcome. Salamat. At kung hindi ka pa katupak, ayan, subscribe na mga katupak. Salamat ng marami. Thank you. King Pak yan. Okay. So, nung nakaraan, pinag-usapan natin history ng Peruvian. Pinag-usapan natin yung history ng Bantam. So, ngayon mga katupak, ano, madalas din natin naririnig yung salitang asil or term na asil na manok or gamefowl. So ngayon mga katupak, yung history naman ng asil yung pag-uusapan natin, no? Bakit ito nakilala? Saan ba ito nagmula? Yon, sabi mo iba dyan, yan katupak, may asil ako, di ko alam kung saan ang galing. Yan. Okay, huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ayan, mga katupak, no? When it comes to gamefowl, okay, or manok panabong, yung asil na bloodline mga katupak, sila yung kinukonsider na pinakamatandang game fowl na binibreed, no? Pinakamatanda, okay? Pinaka-old. So yung asil po, binibreed na po yan ng more than 2,000 years. Okay? So ganun sila katanda, no? So sila ang pinaka-old line na masasabi natin when it comes to game fowl or pag pinag-uusapan natin yung mga manok panabo. Okay? So yon mga katupak, at syempre saan ba ito nagmula, no? Ang asil bloodline nag-originate po ito sa bansang India. Okay? So doon po ito nakilala, doon po ito nagmula, doon po ito sumikat. Okay? And pagdating sa game fowl or sa mga manok panabong, mga katupak, asil, no, ang kinukonsider na ang term pa nga nila extremely, no, aggressive, pero may bukod sa aggressive meron pang extremely, so talagang medyo mabigat, no, extremely aggressive, napaka-aggresibo nila, mainit sila, magagalitin yung kasi yun, yung term na extreme kasi talagang sobrang, kumbaga, sobra nilang aggressive na mga manok. Okay, so doon nakilala, no, unang-una doon nakilala yung asil, lalong-lalo na sa mga kapwa nila manok na panabong. Hindi lang yung mga panabong mga katupak, no? Pati po yung babae, ganun din sila. Extremely aggressive. So, yun yung term. Okay? At the same time, bakit ba nakilala yung asil, no? Bakit ba sila sumikat? Bakit ba sila napag-usapan? Siyempre, doon sa kakayahan nila, no? Ang kakayahan nila na yung endurance. Ano ibig sabihin ng endurance mga katupak? Yung tumatagal sa laban. Yung nakikipagbasaan. Okay? Doon po nakilala yung asil, no? Power and endurance. Malakas. Bakit? Malaki kasi silang manok eh. Tumitimbang sila ng 3 kilo. Okay? More than 3 kilo. So, talagang malaking manok, malalakas. At yun nga mga katupak, no? Dito, ewan ko kung nakanood na kayo, no? Ako, nakanood na ako ng laban ng mga asil. Pero bihirang-bihira kasi yan, you know? Sa Blue Mountain, wala pong tari. Okay? Ganun po yung laban dito sa atin. I'm not sure sa iba kung ganun din. Pero dito, sa may Blue Mountain Arena, nakanood ako ng laban ng asil, bilog, no? Meron silang bilog na mga, siguro mga 1 dipa ang laki ng bilog, okay? Tapos yung asil, binabasa nila ng konti. I'm not sure kung bakit nila binabasa, ano? Pero yun, umaabot po yung laban ng more than 1 hour. So talagang matagal, no?
Kaya dito naman sa atin, hindi masyadong sumikat kasi syempre, alam niyo naman yung mga Pinoy, para sa kanila boring, no? Boring nga. Kahit ako, ayoko ng 2 hours na laban. Ang tagal naman nun. So, alam natin, gusto natin yung fast skin, bakbakan, ratratan, yung mga ganun. Kaya hindi siya masyadong sumikat sa atin dito. Although, nakilala siya, no? Nakilala ang Aseel when it comes to sabong, pero hindi lahat. Siyempre, yung iba, gusto ganun, matagalan na laban. Tayo naman gusto natin, mabilisan. Okay? So, ganun yung laban dito. Walang tari. Kumbaga, kung sino ang umayaw. So, ang labanan nga, endurance, power, yung mga ganun, no? Aggressiveness, kung hanggang saan naabot yung Aseel mo na manok. Okay? And malalaki nga sila. So, dito sa atin, mga katupak, ano, ang isa ko lang na narinig dyan, no? I'm not sure kung may iba rin na nagbibreed, pero ang sikat na nagbibreed ng Aseel dito, no, ang narinig ko, si Attorney Ryan Abrenica. Ayan, si Attorney Ryan Abrenica, mga katupak, naglalaban yan sa Pitmaster, no? Talagang, ano yan, one of the, sabihin natin, hindi naman sabing number one na sabongero, no? Pero siguro, talagang one of the successful, si Attorney Ryan Abrenica, no? Nakanood ako ng isang segment niya na ang topic is about Aseel bloodline niya, no? Ang ginawa niya dun sa Aseel niya, kaya hindi pwede yung Aseel makatupak sa mga big event like Pitmaster. Bakit? Sobrang laki nila, no? So, syempre, alam naman natin, pag malaki, matik yan, mabagal yan. Okay? Yes, nandun yung power, no? Sabi nga nila, aanihin mo naman yung power kung di ka naman makatama. Dahil mabilis naman yung kalaban mo. Parang yung mga kalaban ni Pacquiao, ang lalaki, no? 5'9", 5'10". Pero hindi naman nakakasuntok. Bakit? Tinatalo niya sa speed. So, ganun din po yun, no? Kaya wala po tayong makikita ang Aseel na binibitawan dun sa Pitmaster. And, syempre, overweight po yun. Okay? So, ang ginawa ni Attorney Ryan Abrenica, kinross niya po ito sa sweater, no? Talagang kumain daw talaga siya ng panahon, no? It takes time. It takes time or years. Actually, years. It takes years para makuha mo yung kumpletong sangkap. So, ang ginawa niya, if I'm not mistaken, binread niya yung Aseel niya doon sa sweater, okay, and then lumabas. So, syempre, half yun, half sweater, half Aseel. Ngayon, yung lumabas na yun, ibinalik pa niya sa sweater. Okay, so, lumalabas, 3/4 na yung sweater, tapos 1/4 na lang yung Aseel. So, alam naman natin, no, na yung sweater, aggressive din yan, power din yan, speed, endurance meron din yan. Tapos sinamahan pa nung bloodline ng Aseel na kung saan yun talaga yung pinaka-characteristic nila. Yung endurance, power, and aggressive. So, yun. So, sabi nga ni Attorney Ryan Abrenica, this is my perfect parang crosses of Aseel and sweater. We are not sure kung meron pa siyang sinalpak na iba ron. No? Depende kasi yan. Yung ibang breeder, syempre hindi naman talaga 100% sasabihin sa'yo yung ginawa niya. Bibigyan ka lang niya ng idea. So, napakaganda, no? Yun, syempre, pwede nang ilaban yung bakit. Liliit na yung manok, eh. Kasi nga, na-cross na siya. Okay, eto pa pala, mga katupak, no? Share ko lang sa inyo, yung Aseel. Yung babae pala nila, katupak, yung babae, no? Ang pinakamarami niyang iniitlog sa isang taon, eh, 40 eggs lang. So, mahina siya, no? Mahina siya mangitlog, pero masipag siya maglimlim. Okay? So, kadalasan nga yung iba, 6 lang. Duruin mo, meron pa ako nabasa na 6 lang na itlog sa isang taon. So, bihira sila mangitlog. Imagine, 40 eggs in 1 year. So, napaka-konti nun, no? Kasi ang isang inahin natin, lalo na sa mga farm, umiitlog yan ng more than 300. Kayang umitlog yan. Kasi, itlog. Mapansin nyo nga, di ba, yung mga normal na mga manok natin dito, kahit nga walang patuka, umiitlog ng kahit walang kasta, umiitlog ng napakarami. Pero hindi po ganun pala yung Aseel bloodline, no? So, kaya kinross sila. So, syempre, pag na-cross ka, nagkaroon ka ng ibang bloodline, so, may chance or may point na magkaroon ka or mas dumami yung percentage mo na makapag-produce or umitlog ng mas marami. Okay? So, dito sa atin, sabi ko nga, nakilala rin yung Aseel dahil malalaki sila, no? Heavyweight, no? Maganda rin panoorin, pero yun nga lang medyo matagal, no? Yung iba sa tupada, naglalaban ng may tari, pero bihira po kasi alam naman natin yan na bihira lang yung mga nag-aalaga ng Aseel dito, no? Ang kung tawagin yan, parang basilan, no? Sa ibang lugar, kung tawagin yan, manok Muslim, manok basilan, ganun yan kung tawagin. Siguro doon sa research ko kasi, never kong nakita yung about sa Muslim or
sa Basila, no, hindi ko nakita yung mga ganung point. Yun lang yung sa research ko, yung sa India, yung power aggressiveness, tapos paano siya dito sa Pilipinas. So yun lang yung mga na-research ko about sa Aseel bloodline. Yun. So yan, sa mga may Aseel diyan, yung iba diyan tuwan-tuwa, no, kasi nga malaking manok sila. Malaki, and syempre power, like the Peruvian, malaki din yung Peruvian, so definitely may power talaga yan, basta malaki. And maganda pa sa kanila katupak yung legs, no? Syempre, alam naman natin yung training, yung mga nakakanood sa YouTube dyan, nakakanood sa Facebook, iba ang training ng Aseel, no? Sa India, meron silang parang bilog, yung ikutan, yung parang training ng daga, meron silang ganun, no? Tapos, meron silang pang-training ng pitbull. Yung pang-training kasi ng pitbull, nakatali yung pitbull dito, tapos may hinahabol siya na something dito sa unahan niya na hindi niya naman maabot, tapos ikot lang ng ikot. Ganun yung training ng Aseel sa ibang bansa. Kaya talagang masasabi natin, no, yung talagang yung endurance, yung tagal nila, yung basaan, yung tibay, yung lakas ng resistensya, talagang nasa kanila. And syempre, part na yun ng bloodline nila. Hindi naman natin pwedeng gayahin yun sa mga normal natin ng mga manok dito. Bakit may stress yung manok? Pag na-stress yan, papayat. And pagdating sa dulo, pwedeng mamatay yung mga manok natin. Okay? So, yun, mga katupak, no? Yung pala yung napaka simpleng information or some of the basic information about Aseel Gamefowl. So, ayun, sana may naintindihan tayo ng konti. Sana si King Pak meron na namang na-share sa inyo about Aseel bloodline, and I'll try to do some research sa iba pang mga manok natin, no, sa mga Gamefowl na pwede nating ma-share para alam natin, meron tayong idea, no, hindi mo nahanapin. Hindi ka na magre-research, ipi-play mo na lang yung channel ni King Pak Official. Yan, so meron na tayong Peruvian history, meron tayong Bantam, meron tayong Aseel. So titingnan natin kung ano pa yung mga pwede nating maibahagi sa mga katupak natin. Okay? Ako, may Aseel ba ako? Wala, no? Hindi ko pa na-try mag-alaga ng Aseel kasi ako, hindi ko... Personally, hindi ko gusto yung itsura nila, no? Personally, hindi ko gusto yung itsura nila. Kung papipiliin ako ng Aseel tapos Peruvian, parang mas gusto ko pa yung itsura ng Peruvian. Pero kanya-kanya naman diskarte, no? I'm not saying na huwag ka mag-alaga ng Aseel, no? I'm not saying that. Kanya-kanyang hilig po tayo, eh. So, option yun na po yun. Okay? So, yan! Napaka-simple, napaka-basic, mga katupak. Maliit na bagay lang. Pero sana meron naman tayong na-share, may natutunan, may maaalala. Para pagdating sa kwentuhan, kahit pa paano may alam. No, iba na yung may naikukwento ka sa inuman, yan, kahit paano may naishishare ka malang nakakaunting kaalaman. So yan, paano man nalaman yan? Nakanood ko kay King Pak Official Channel. Yon. Thank you. Ayan, maraming salamat sa mga solid at mga tunay na sumusuporta, nanunood, walang sawa, nagsishare ng video ko. Salamat, no, yung mga nagpapa-shoutout sa akin pa isa-isa. Ay, nako, pasensya na, hindi ko mabanggit pa isa-isa. Pero alam niyo yan, yung mga nagme-message sa akin sa Messenger, sa page ko, yan, shoutout po sa inyong lahat. Yung mga nakaka-chat ko, alam niyo yan, mga nakaka-chat ko. Dami, hindi ko maisa-isa, pasensya na, hindi ko matatandaan lahat yon. Pero salamat sa inyo, salamat sa time niyo. Welcome sa mga bagong subscribers natin, at syempre salamat sa mga solid at mga tunay. Yan, sana po mga katupak, ma-share nyo rin yung video ko para dumami tayo, mapanood ng iba, at syempre, sumolid yung mga katupak natin. Yan, walang pangit na sabungero, lalo na kapag katupak. Ayan. Thank you sa inyo. King Pak yan. One love. Sup? Ah!